Today's Gospel, Monday, June 5, is taken from St. Mark chapter 12, verses 1 to 12. Jesus began to speak to the chief priests, the scribes, and the elders in parables. A man planted a vineyard, put a hedge around it, dug a wine press, and built a tower. Then he leased it to tenant farmers and left on a journey. At the proper time, he sent a servant to the tenants to obtain from them some of the produce of the vineyard. But they seized him, beat him, and sent him away empty-handed. Again, he sent them another servant, and that one they beat over the head and treated shamefully. He sent yet another whom they killed. So, too, many others, some they beat, others they killed. He had one other to send, a beloved son. He sent him to them last of all, thinking, "They will respect my son." But those tenants said to one another, "This is the heir. Come, let us kill him, and the inheritance will be ours." So they seized him and killed him, and threw him out of the vineyard. What then will the owner of the vineyard do? He will come, put the tenants to death, and give the vineyard to others. Have you not read this scripture passage? The stone that the builders rejected has become the cornerstone. By the Lord has this been done, and it is wonderful in our eyes. They were seeking to arrest him, but they feared the crowd, for they realized that he had addressed the parable to them. So they left him and went away. The Gospel of the Lord. Today's faith food reflection is from Brother Christian Costuna. Tunay na kalayaan. Kung titignan natin ang Ebanghelyo ngayon at ang mga nangyari sa Lumang Tipan sa panahon nila Moises, Noe, at iba pang mga propeta, ang mga tao ay sukdulang naging sakim at abusado sa kapangyarihang ipinagkaloob ng Diyos. Tulad sa talinhaga na binasa natin ngayon, ipinagkatiwala ng may-ari ng ubasan sa mga magsasakang nangungupahan ang kanyang lupain. Ngunit sa kanilang pagiging abusado at makasarili, naisip ng mga magsasakang angkinin ang ubasan at ipapatay ang mga utusan ng may-ari. Pati na rin ang mismong bugtong na anak na kanyang ipinadala. Ipinagkatiwala ng Diyos sa atin ang lahat ng bagay na ginawa niya sa mundo. Ipinagkatiwala niya sa atin ang buhay na meron tayo at pati buhay ng ating kapwa. Sa kanyang pagtitiwala, binigyan niya din ang tao ng kalayaang pagyamanin ang kanyang mga kaloob. Ang kalayaan ay isang kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa atin. Tayo'y may kalayaang pumili ng paraan kung papaano natin pasasaganahin ang ating buhay nang naaayon sa plano ng Diyos. Sa isang banda, may kalayaan din tayong pumili ng paraang ikasisira ng ating relasyon sa Diyos. Huwag nating tularan ang mga taong nangungupahan sa ubasan. Ginamit nila ang kanilang kalayaan sa kasamaan. Naway gamitin natin ang ating kalayaan sa paraang makakatulong sa iba. Gamitin natin ang ating kalayaan sa paraang magbibigay buhay at liwanag sa atin at sa kapwa. Gamitin natin ang ating kalayaan sa paraang mabibigyang papuri at kaluwalhatian ang Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Jesus,
gamitin ko nawa ang aking kalayaan sa iyong ikaluluwalhati. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.